Hi guys, I'm Julmer Lumapas, Sales Manager in Dimitrilan Development. For today's video, ngayon ipapakita ko sa inyo yung isa sa unit ni Dimitrilan, ang Adelaida model. Ang Adelaida model ay may picture na 3 bedrooms with 2 toilet and bath, with balcony, and meron tayong dirty kitchen. Ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng Adelaida model and yung gate and fence niya. Halika, samahan niyo ako. Ngayon guys, mapapansin ninyo, meron na tayong gate and fence na kasama sa turnover. Once na turnover sa atin to, hindi na kayo magpapagawa ng gate and fence. Ngayon guys, samahan ninyo ako. Guys, bali ito ngayon, yung standard turnover ng gate and fence natin is 1 meter. If ever na gusto natin pataasan yung gate and fence natin, pwedeng-pwede dahil meron tayong meeting with architect. Ngayon, pasukin na natin. Halika. Ngayon guys, mapapansin ninyo, meron tayo dito basic landscape na maliit. Pero once na turnover sa atin to, pwede nyo naman dagdagan. Pero ito ngayon, kasama na siya sa turnover ng Dimitrilan. Ngayon, pasukin naman natin yung car garage. Ito guys, yung car garage natin, kung mapapansin ninyo, very spacious siya. And ang maganda rito, kahit SUV na sasakyan, kasyang-kasya. Yan guys. Ngayon guys, makikita nyo rito, meron na tayong balcony rito once natin turn over yung unit natin, and meron na tayo ditong pre-CCTV. Ngayon yung CCTV natin, dalawa yan. Isa sa labas and meron tayo sa loob din. Tapos sa banda rito, meron tayong ditong bintana. Yan. Kaya napakaganda ng ventilation ng bahay natin kasi napakaraming bintana dito sa model natin. Ngayon guys, before tayo pumasok sa loob, libutin muna natin yung kabuuan ng Adelaida model. Halika, samahan nyo ako. Ngayon guys, kung mapapansin ninyo, may setback dito. Actually, ang setback dito nasa 1 meter or 1.5. Kaya ang maganda rito, yung pasad natin or yung mga space ng bahay natin, meron tayong mga bintana. And dito, meron na rin tayo ditong faucet. Yan. Yan. Ang maganda rito guys, meron tayong faucet dito dahil once na gusto natin maghugas ng ating mga sasakyan, pwedeng-pwede na. Ngayon guys, pasukin naman natin yung likod. Ngayon guys, dito sa likod ng Adelaida natin, meron na tayo ditong dirty kitchen. Yan, yung dirty kitchen natin dito, naka-tiles na rin siya. Yan, maganda po dito. Dito pwede tayo mag-laundry area or mag-ugas tayo or magluto ng mga malalang sigurong mga lutuin. Ngayon guys, dito punta naman tayo sa may back door. Ngayon sa back door dito guys, ito yung naka-connect sa kitchen area. Ngayon guys, yung back door natin, meron na tayong mahogany wood na pintuan. Ito yung back door natin. Yan. Ngayon guys, proceed naman tayo dito sa gilid. Ngayon guys, meron din tayong bintana dito. And ang maganda rito guys, malapit dito yung lanai area. Yan. Itong lanai area guys, if ever na gusto natin buksan dito, nakakonect to sa dining area. Yan. Dining area. Yan. Before tayo pumasok dyan guys, libutin muna natin. Ngayon guys, dito sa lanai area, yan, naka-tiles na rin yung ano natin, yung flooring natin. And then dito naman sa space dito, nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyo pang gawin dito. Ngayon guys, pasukin na natin si Adelaida. Ngayon guys, dito makikita natin yung corner window ni Adelaida. Yan. Makikita ninyo hanggang taas. Mapapansin ninyo, napakataas ng ceiling ni Adelaida. Yan. Ngayon, pasok na tayo sa loob ng Adelaida model. Ngayon guys, before tayo pumasok sa loob ni Adelaida, nakamahogany wood na rin tayo. Yan. Hindi ka, pasok tayo. And then, once na pumasok kayo, makikita nyo agad yung living area and then yung dining area. Kasi ang maganda rito guys, naka-cove ceiling na rin siya. Halika, pasok tayo. Ngayon guys, pag nandito na kayo sa loob, unang-unang nyo makikita yung mga bintana. Napakaraming bintana niya. Yan. And then, ito yung corner window natin. Ngayon guys, actually, meron tong window tint.
Meron tayong tinatawag na brown window tint and one-way mirror. Kung yung one-way mirror, para siyang salamin sa labas, pero once na nasa loob tayo, kitang-kita natin yung mga tao sa labas ng bintana. Ngayon guys, proceed naman tayo sa may dining area. Yan. Ngayon guys, nandito yung dining area natin. Yan. Nakakonect siya guys sa ano, sa lanay area. Ngayon guys, ang maganda rito, naka-cove ceiling din yung lugar ng dining area natin. And then ang ginawa ng kliyente namin dito, naglagay na rin siya ng ano dito, ng parang chandelier para sa dining area. If ever, guys, meron tayong pwedeng pagpilian kung cove ceiling or drop ceiling yung gusto nating ilagay sa ano natin, sa ceiling natin. Ngayon guys, ito yung ano natin, yung lanay area natin. Yan, may slide siya. Once na kumakain tayo dito sa may dining area, pwedeng-pwede natin buksan to para makaano tayo ng sariwang hangin. Yan. Kasama na siya sa turnover, guys. Ngayon, guys, kung mapapansin ninyo, yung flooring ng Adelaide natin, standard turnover to. Pero once na gusto ninyo ng ibang design or ibang itsura, ibang color ng tiles, pwedeng-pwede, guys, dahil meron tayong meeting with architect. Open for modification tayo. Ngayon guys, proceed naman tayo dito sa may kitchen area. Ngayon guys, kung mapapansin ninyo, yung kitchen area natin, napakaraming built-in cabinet. Ngayon guys, kasama na to sa turnover, kaya hindi na kayo magpapagawa ng built-in cabinet. Yan ang maganda rito guys, meron na tayo mga socket. Yan, eto may socket na tayo. Dito natin pwedeng ilagay yung refrigerator. And then dito naman sa side na to, dito yung gas stove o gas range. Yan. Ngayon, meron na tayo mga built-in cabinet. Yan. Ang maganda rito guys, pati yung ilalim, naka-tiles na rin siya. Yan. Napakaganda. Kumbaga, napakalinis na ang turnover ng bahay ni Dimitri Lan. Hindi na kayo magpapagawa pa. Ngayon, ito yung ano natin, yung sink natin, naka-double sink na rin siya. Yan. And ang maganda rito guys ha, once na turnover sa inyo yung bahay ni Dimitri Lan, meron na tayong kasamang water and electricity. Ibig sabihin, hindi na para mag-process kayo ng Meralco and tubig once na turnover sa inyo to. Yun. Kaya ang maganda rito, talagang lilipatan nyo na lang and magdadala kayo ng inyong mga appliances and furniture. Ngayon guys, proceed na naman tayo sa powder room. Dito sa first floor. Ngayon guys, kung mapapansin niyo dito sa first floor, nasa baba siya ng hagdanan. And then once na pumunta tayo dito, mapapansin niyo naka-floor to ceiling na yung ano natin, yung powder room natin. Yan. And maganda dito, meron na tayong bintana, meron na tayong lavatory, and meron na rin tayong toilet and bath. And meron tayo dito rain shower. Yan. Kaya napakaganda guys, kung may mga bisita tayo, pwede na sila dito mag-CR. Ngayon guys, proceed naman tayo sa second story ni Dimitri Lan or ni Adelaida. Ngayon guys, before tayo pumasok sa o umakyat sa second floor, mapapansin ninyo yung ano dito, yung hagdanan natin, naka-wooden handrail na rin siya. Tapos naka-transparent glass na rin siya. Kaya napaka-social na rin siya. And yung tiles ng ating hagdanan, naka-wooden tiles na rin siya or wooden design. Ngayon guys, samahan niyo ako pasukan. Ngayon guys, kung mapapansin niyo, napakataas ng ceiling natin and then may malaki tayong bintana dito. Yan. Halika, pasok po tayo. Ngayon guys, nandito na tayo sa second story ni Adelaida. Ngayon kung mapapansin ninyo, nandito yung malaking bintana and meron na rin tayong nilagay ng ilaw dito ng ating kliyente. Yan ang maganda rito sa Adelaida model or sa Dimitri Lan model, napakaraming bintana ng ating bahay. Kaya maganda yung both sa maganda yung ventilation, maganda rin yung natural lighting dahil unang-una, kahit hindi tayo magbukas ng mga ilaw, eh maliwanag yung ating bahay. Ngayon guys, pumasok muna tayo ngayon sa first bedroom ni Adelaida model. Dito guys. Ngayon guys, yung first bedroom natin, naka-mahogany wood na rin siya. Naka-cove ceiling, fin light,
Yan. Ngayon guys, meron pa rin itong ikakabit na smoke detector. Tapos meron na rin dito sa bedroom na to na built-in cabinet. Dito siya ilalagay. As of now, under construction pa kasi itong unit na to, kaya hindi pa inilalagay. Pero once na na-turn over sa inyo to, meron na talaga siyang built-in cabinet. Kaya gagawin dito, kama na lang yung dadalhin ninyo and mga damit. Ngayon guys, proceed naman tayo sa second bedroom ni Adelaida. Ngayon guys, actually dito yung second bedroom ni Adelaida. Pero as of now kasi, under construction siya, kaya hindi natin mabubuksan dahil may ginagawa pa daw, sabi ng mga contractor. Ngayon, proceed naman tayo dito sa may second toilet and bath. Ngayon guys, itong second toilet and bath, actually, sarado rin siya kasi may meron pa daw ginagawa. Kumbaga, ang bukas lang natin dito is yung first bedroom, saka yung master bedroom, saka yung balcony. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga loob ng second toilet bath natin. Ngayon, yung second toilet and bath natin, meron na tayong rain shower, telephone shower, lavatory, and bowl. And ang maganda rito, mas malaki yung toilet and bath natin sa second bedroom. Ngayon, proceed naman tayo sa master bedroom. Ngayon guys, sa master bedroom, nakamahogany wood na rin siya. And ang maganda rito guys, napaka very spacious. Yan. Tapos, ang maganda rito, naka-cove ceiling na rin siya. Yan, talaga naka-interior na guys, meron na tayong fin light. Lalagyan din to ng smoke detector. Kaya once na nalagyan nyo na to ng LED, talagang napaka-elegante na siya tignan dahil para kayong, para na kayong mga nasa hotel. Ngayon, ang maganda rito sa master bedroom, meron tayong corner window dito. Yan, tapos napakaganda ng mga bintana natin. Yan. Yan ang mga bintana natin guys. Kaya pagkayaw natin na, kaya natin gumamit ng aircon, yan, pwedeng-pwede tayo dito magbukas ng mga bintana. Ngayon guys, inform ko lang kayo, once na gusto ninyong magpakabit ng aircon or gusto ninyong magpabutas na ng ilalagay ng aircon, nasa sa inyo po dahil meron tayong meeting with architect. Meron tayong three meetings with architect. Ngayon, bibigyan kayo ng location sa mga kwarto ninyo kung saan bubutasan. Kung window type yung ilalagay natin, kailangan natin butasan yung ano, yung mga kwarto natin, and pwede ninyo ibigay kung ano yung sukat na ilalagay nating aircon. Kaya talagang ibibigay nyo na lang yung mga aircon, sila na magkakabit. Ngayon guys, proceed naman tayo sa balcony. Yan. Ngayon guys, nandito tayo sa may door ng balcony. Yan. Actually, nakamahogany wood din siya. Yan, nakamahogany wood din siya. And yung balcony natin guys, naka-ano na rin. Naka-tiles na rin siya. And may option kayo kung anong tiles yung gusto ninyong ilagay. Dahil open for modification tayo. Tapos dito sa balcony guys, meron na rin siyang yan, socket. Yan, kaya pwede tayo maglagay ng lamesa dito and upuan. And magmuni-muni, pwede na rin tayo mag-charge actually. Tapos ngayon guys, dito sa balcony, kitang-kita nyo dito yung car garage. Yan, napakalaki. Ngayon guys, if ever na nalilitang kayo dito sa may balcony, pwede natin itong palakihan actually. Kasi may meeting with architect naman tayo. Yung balcony na to, kung gusto ninyo yung pa-extend hanggang car garage para yung mga sasakyan natin maklose na or mabubunga na siya, pwedeng-pwede po siya. Yun nga lang po, meron tayong mga additional, syempre, may mga additional tayo sa materials, kaya yun lang po yung babayaran natin. Ngayon guys, tignan naman natin dito sa side. Yan. Ito guys, dito sa balcony, makikita nyo rin dito yung side. Yan, yung setback natin. Yan. Kaya mapapansin ninyo, yung bahay ng Demeter lang po, napakaliwalas. Talagang hindi siya para magmukhang ano kayo, masikip or hindi kayo maging komportable. O ngayon guys, nalibot na natin yung kabuuan ng Adelaida model. Ngayon guys, kung gusto ninyo malaman yung iba pang mga details about Adelaida model, pwede ninyo akong i-PM sa aking Facebook account, Julmerc Lumapas, and dito sa aking YouTube channel, pwede kayo mag-comment, pwede nyo na rin i-like and share. And paki-subscribe na rin ako para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga vlog or sa susunod ko pang mga house tour.
Ngayon guys, ako nga pala si Julmark Lumapas, sales manager in Dimitrolan Development. Pwede ninyo akong kontakin para malaman nyo rin kung ano yung mga location pa natin na available. Dito sa South, meron tayong location sa Cavite, Laguna, and Batangas. And sa North naman, meron tayong Bulacan, Pampanga, Pangasinan, and La Union, and Tarlac. Ngayon guys, PM nyo lang ako para matulungan namin kayo kung saan gusto ninyong location. Ngayon guys, hanggang sa muli. Bye! Okay.